Hi guys! Welcome to my channel again! At ngayon po ako ay gagawa ng kaldereta. Totoong kambing na gawin kong kaldereta. Tapos ngayon, pinalambot ko na siya. Ito siya. Pinalambot ko na kasi wala nang time na ano. Palalambutin ng sabay-sabay dun sa mga Ricardo niya. Ito. At ngayon, ito yung ingredients. May patatas. Ito, carrots, bell pepper, tsaka sibuyas. Sibuyas guys, kaya marami yan. Mas masarap kasi pag gagawa ka ng kaldereta na maraming sibuyas para mawala yung amoy niya talaga. Pag maraming sibuyas, kaya dinamihan ko yung sibuyas. Of course, the garlic. Mantika, at saka may ano ako mamaya, yung salcha, tomato paste. Ngayon, umpisa na natin. Kaya nilitan ko ng hiwa yung carrots tsaka patatas kasi yun lang yung lulutuin talaga natin. Kasi yung meat, ano na, malambot na siya. Ayan. Initin lang konti. Baka may nakita kayo dyan sa isa, ano yan, tawag dyan, tarhana. Hindi ko napakita kanina paano ko lutuin, pero next time mapakita ko sa inyo. Masarap pag may sibuyas. Ginigisa ko siya, yung lahat muna yung ano, kasi para yung amoy yung sa mabango. Ayan. Halit lang dito. Kapal. Garlic. Nakajacket ako guys kasi malamig na dito. May heater naman pero hinahan ko lang. Yung tomato paste, ano to guys? Homemade. Ako lang gumawa nito. Yan. May, hindi lang naman ako kasi nagpaturo ako paano gawin. So, yung kasab, ano nito, medyo maalat siya kasi nga homemade. Tapos, nagtatagal to ng 6 months. Tapos, syempre, malamig dito. Kaya nagtatagal siya ng hanggang 6 months. Tapos, sobrang alat. Kailangan talaga maalat para hindi masira. Ang, ano lang ito, yung bell pepper na red. Red bell pepper, tsaka kamatis. Ayan. Ginagawa namin yung dito. Actually, ano nang dito pagkain ko sa bahay, halos lahat lang naman. Homemade lang. Kasi mura lang yung bilihin nila, kagaya ng bell pepper sa paano. Pag sisa ng kamatis sa bell pepper, ang mura lang talaga sa market. Kaya bumibili ako ng marami. Tapos, ayan, ginagawa ko ng tomato paste. Ang tawag nila dito, tomatis biber salcha soup. Ayan. Dahil ano na guys, malambot na yung meat. Ito muna yung unahin kong bisakin yung carrots kasi medyo matigas-tigas ko. Sunod yung patatas. Nilitan ko lang sila ng hiwa kasi ano, medyo malambot na nga yung ano ko, yung meat. Alam nyo ba guys, kwento na naman, itong sandok na to, mas matanda pa to kaysa sa akin.
Pero ginagamit ko pa rin, isa siya sa sinisave ko na gamit dito sa bahay. Kasi ito yung bahay na tinirahan ko, guys. Isa siya sa historical houses dito sa Saffron Bolo. Kaya nung dumating ako dito, ang daming mga gamit na mga antique na, mga matanda pa sa akin ng mga gamit. Yung iba sinisave ko talaga. Ayan. Isa-isa. Medyo okay na siya. Pwede na siya. Ngayon nilagay ko na po yung meat. Ayan, malambot na siya. Totoong kambing to, guys. Binigay lang to sa akin kasi alam nila marunong ako magluto ng kaldereta. Ayan, binigyan ako. So, niluto ko kaldereta. Nagluto naman ako dun sa... Nilutuan ko sila ng kaldereta, hindi ako nakakain. Kaya ito na lang ang... Binigyan na lang ako ng nito. Ako na lang magluto dito. Pinagsabay-sabay ko na kasi... Malambot naman na yung, tsaka yung sabaw. Yun yung din yung sabaw ng pinag-anam ko dito sa palambutan ko sa kanya dito sa ano ba yan? Nakalimutan ko tawag dito. Tsaka isabay ko na rin to bell pepper. Ayan. Para bango-bango. At last, ito yung, hindi talaga kami gumagamit dito ng mga seasonings. Kaya, nung galing ako sa Pilipinas, nagdala ko ng maraming seasonings para minsan pag na-miss ko yung gusto kong maglagay ng seasonings, maglalagay ako. Ito yung pinaka-last na cubes dito, beef cubes na dala ko galing Pilipinas. So, gamitin ko na ngayon. Mas masarap kasi ito pag merong ganito eh. Kasi dito sa, guys, hindi kami naglalagay ng seasonings. So, lahat ng asin lang talaga. As in, pure na asin. Ayan, pakuluin lang. Tapos medyo. Ayan. Palambutin lang yung patatas tsaka carrots. Tapos na. Tapos, lagay ko yung konti mamaya ng sugar. Kung sa Bisaya pa, pites na. So, takpan natin. Ayan na, guys. Kumulo na siya. Palambutin lang naman yung yung carrots tsaka patatas. Tapos mamaya, lagyan ko mamaya ng konting sugar lang. Ayan. Takpan natin ulit, ang bango na. Ayan, guys. Lagyan ko na siya ng sugar. Konti lang. Pampawala ng asin ng parang mapakla sa sa tomato paste para mawala lang yung gamit kaya pagdi yung sugar. Ayan, guys, luto na siya, malambot na yung patatas tsaka carrots. Nilagyan ko pala siya, guys, ng pamintang durog tsaka dried oregano. Try nyo, guys, pag nagluto kayo ng kaldereta, lagyan nyo ng dried oregano. Nakawala yun ng amoy ng ng meat. Ayan. Ayan, guys. Luto na ang aking kaldereta. Kaldereta a la Mars. Ayan. Masarap. Alam nyo, guys, gusto nila yung sauce nito. Yung gawa ko na, yung sauce, yung sabaw niya ng kaldereta, gusto nila. Kaya sa request nila, huwag ko na daw masyadong tuyuin. Lagyan ko daw ng masabaw-sabaw daw. Kasi gusto nila yun. Kasi, hindi naman kanin yung ipartner nila dito. Tinapay lang. Kaya ako, nagsayang ako ng kanin ko kasi kanin talaga kinakain ko. Hindi uubra sa akin pag tinapay lang. Kaya ito, luto na, guys. Ayun. And yun po, guys. Tapos na ako ng luto ng kaldereta. At marami ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, Mars Abreu po. And don't forget to click the notification bell and like my videos and comment below kasi po binabasa ko po yung mga comments nyo. Maraming salamat po at see you on my next vlog. Bye-bye!